Ang ating mundo ay punong-puno ng hiwaga at kababalaghan. Maraming pangyayari sa atin na kung minsan ay hindi natin kayang ipaliwanag at maunawaan. Kaya't samahan niyo ako sa isang kwentong puno ng katatakutan at kababalaghan. Kaya't maging mapagmatsyag, buksan ang mata at ang tenga, talasan ang pakiramdam, at dadalhin ko kayo sa mundo ng kababalaghan. Isa akong kilalang albularyo sa aming lugar. Masasabi kong tumatak na ang aking pangalan dahil sa husay kong manggamot ng iba't ibang sakit. Sabi nga ng mga kakilala ko ay walang sinabi ang totoong doktor kung ikukumpara sa akin. Halos lahat ng sakit ay aking napapagaling. Ulam, barang, bales, palipadhangin, naingkanto, may lagnat, masakit ang ngipin, may pilay, nakagat ng aso, at kahit kagat ng ahas ay walang panama sa akin. Siyempre, nakakataba ng puso, lalo na kapag nakikita ko ang mga taong napagaling ko. Minsan ay dinarayo rin ako ng mga nagpapagamot sa akin mula sa iba't ibang lugar. At halos dyan na lang umikot ang mundo ko sa panggagamot. Ngunit sa kabila ng aking kakayahan, ay di ko akalain na sa pagiging albularyo ko rin mararanasan ang pinakamapait na pangyayari sa aking pamilya. Tawagin niya na lang akong si Ambaramon, 52 years old, nakatira sa isang bayan sa Pampanga. Ang aking asawa ay isang tindera ng isda sa palengke. Siya nga pala si Anita. At ang kaisa-isa naming anak na babae na si Belen, ang siyang katukatulong niya sa pagtitinda. Sa palengke na din nakilala ng anak kong si Belen, ang kanyang napangasawa na isang kargador. Ikinasal sila at binayayaan ng isang anak na lalaki, si Junjun, ang pinakamamahal kong apo na si Junjun. Patawarin mo sana ako, aking apo. Malapit lang ang pinapasukang pampublikong eskwelahan ni Junjun sa aming bahay. Kaya naglalakad lang ito, papasok at pauwi. Grade 3 siya ng mga panahong yun. Isang hapon, matamlay na umuwi ang aking apo galing sa eskwela. Sakto naman at katatapos ko lang tumingin ng mga pasyente nung araw na yon. Kaya naistima ko ng maayos ang aking apo. Tinanong ko siya kung bakit siya matamlay. Sumagot lang siya na masakit ang ulo niya. Siguro ay dahil naglakad siya sa initan habang papauwi. Ipinagayak ko ng kape at tinapay si Junjun at sinabi kong magmeryenda muna siya bago magpahinga. At sumunod naman ito. Ilang sandali pa, habang namamahinga si Junjun, ay dumating na ang asawa ko at ang anak ko galing palengke. Naikwento ko sa kanila na masama ang pakiramdam ni Junjun at hayaan na lang muna nilang magpahinga. Hindi na rin namin ginising ang bata para kumain ng hapunan. Kinabukasan, maaga akong ginising ni Belen at agad na pinapunta sa kwarto nila. May kakaiba kasi kay Junjun. Namumula ang mata nito at may parang mga butlig na tumubo sa katawan niya. Dinadaing din niya na masakit ang kanyang lalamunan. Dahil sa pangyayaring iyon, ay umiral ang pagiging albularyo ko.
dali-dali ay inutusan ko ang anak ko na kumuha ng dahon ng banaba. Pinlagyan ko ng asin at inalaga ko ito para maipangmumog ni Junjun. Ako naman ay kumuha ng langis ng niyog. Ipinatak ko ito sa aking palad, pinainitan sa apoy ng kandila, at siya kong hinagod sa mga butlig na tumubo sa kanyang katawan. Napansin ko din na medyo may sinat si Junjun. Dala siguro ito ng pamamaga ng lalamunan niya. Hindi na rin muna nakapasok si Junjun sa eskwela. Ilang araw pa ang nakalipas ay walang pagbabago sa sitwasyon ng apo ko. Mas dumadami ang butlig nito sa katawan at medyo nagpuputok-putok ang labi nito. Taas-baba din ang kanyang lagnat, kaya naisipan kong tawasin na si Junjun. Isang imahe na hugis duwende ang lumabas sa tawas ni Junjun, na sa palagay ko ay siyang may gawa ng kanyang karamdaman. Tingin ko ay aksidenteng nasaktan ni Junjun ang isang duwende, kaya gumanti ito. Kinahapunan, bago magtakip silim, ay naghanda kami ng alay, isang buong manok, alak, at tinapay ang inihanda namin na alay para sa pinaniniwalaan kong duwende na may gawa ng karamdaman ng apo ko. Kapansin-pansin ang madaling pagbagsak ng katawan ni Junjun. Dahil hindi ito makakain, gawa ng pamamaga ng kanyang lalamunan, at meron ding tumubong parang mga agihap sa bunganga nito. Bago kami magpahinga ng gabing iyon, ay kinausap ako ng aking anak. Hiniling niya na baka maaaring bukas ay dali namin si Junjun sa ospital sa bayan para masuri kung ano ba ang talagang sakit nito. Hindi ako pumayag. Albularyo ako. Alam ko ang ginagawa ko. Alam ko kung ano ang sakit ng apo ko. At kayang-kaya ko itong pagalingin. Sa madaling salita, hindi nadala si Junjun sa ospital. Ilang araw pa ang lumipas, lalong lumala ang lagay ng apo ko. Mas dumami ang butlig sa katawan. May ibang parte ng butlig ang nagtutubig-tubig. Ang bibig naman ay walang pagbabago. Ang mga palad niya at talampakan ay nagbibitak-bitak. Ang pinagtataka ko lang ay pagkatapos naming mag-alay sa duwende at gawin ang lahat ng gamutan kay Junjun ay parang walang nangyayari at lalong lumalala ito. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Ako ang pinakamagaling na albularyo sa aming lugar. Kung ang ibang tao nga ay napagaling ko, ang apo ko pa kaya? Makalipas ang 2 linggo, gabi noon, habang nakikinig ako ng balita sa radyo, ay humahangos na tinawag ako ng asawa ko. Ramon, madali ka. Si Junjun, nahihirapan daw huminga, ang sigaw ng asawa ko. Pagdating ko sa kwarto, ay napansin ko na parang kulay violet na ang mukha ni Junjun. Agad akong tumawag ng service para madala agad ang apo ko sa ospital. Habang nasa biyahe kami, ay awang-awa ako sa anak ko sa walang tigil na pag-iyak nito habang yakap-yakap niya si Junjun. Ako naman ay nagmamakaawang nagdasal sa Diyos na sana ay hilumin niya kung anuman ang karamdaman ng aking apo. Sa totoo lang, sa buong talambuhay ko, ay noon lang ako nakapagdasal ng ganun. Halos agaw buhay na ang apo ko nung dumating kami sa ospital. Agad siyang dinala sa emergency room. Pinabitan ng dextrose
Dahil sobrang dehydrated na daw ito. Nilagyan din siya ng oxygen dahil nahihirapan nga siyang huminga. Kinuhanan din siya ng sample ng dugo para matest kung ano nga ba talaga ang sakit ng apo ko. Ako naman ay nagpunta sa chapel ng ospital para magdasal at magpasalamat na rin dahil umabot pa ng ospital ang aking apo ng buhay. Pagkatapos kong magdasal, ay agad akong bumalik sa emergency room. Habang papalapit akong naglalakad, ay narinig ko ang malakas na iyak ng anak ko at asawa nito. Kinabahan ako sa nakita ko. Mabilis akong dumiretso sa emergency room. Napaluhod na lang ako habang umaagos ang luha sa mga mata ko. Ang apo ko. Wala na ang apo ko. Sinubukan pa ng mga doktor at nurse na i-revive si Junjun. Pero hindi na kinaya ng katawan nito. Magkahalong awa at pagsisisi ang naramdaman ko ng mga oras na yon. Nilapitan ko ang anak kong si Belen para humingi ng tawad. Ngunit hindi pa ako nakakapagsalita ay pasigaw niyang sinabi sa akin na, "Umalis ka sa harap ko. Kasalanan mo kung bakit namatay ang apo mo." Wala na akong nagawa kundi umiyak at magsisi. Huling araw ng burol ni Junjun, sinadya ni Belen ang ospital para kunin ang resulta ng test na ginawa sa sample ng dugo ni Junjun. At napag-alaman na Kawasaki disease pala ang naging sakit ng apo ko. Isang pambihirang sakit na kung hindi agad maaagapan, ay talagang kamatayan ang hahantungan. Kung pumayag lang sana ako sa anak kong si Belen na dalin namin si Junjun sa ospital nung gabing kinausap niya ako, at kung ibinaba ko lang sana ang pride ko, eh di sana hanggang ngayon ay buhay pa ang apo ko. Simula noon ay tinigilan ko na rin ang aking pagiging albularyo. Nawala na rin ako ng gana sa buhay. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang nangyari sa aking apo. Mahal na mahal kita, Junjun. Sana mapatawad mo ako. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po. Isang kwentong katatakutan na naman ang aming naibahagi sa inyo. Kahit maging mapagmatsyag, dahil ang mundo ay puno ng kababalaghan.